Matipid po ang ulam natin ngayon, mga kaibigan. Kahit walang kanin, pwedeng-pwede na. Ito lang, okay na. Isang itlog po ito. Oh, batihin natin yan. Lagyan na natin ang kalahating kutsaritang asin. Kalahating kutsaritang paminta. Ito na naman ang asukal. Kalahating kutsaritang asukal. Kung gusto nyo lagyan ng isang kutsarang sesame oil, lagyan po natin. Tuloy ang halo. Tatlong piraso ng bawang. Marami-raming sibuyas. Isang kutsarang sibuyas. Sibuyas na mura, mga dalawang kutsara. Isa, dalawa, tatlong kutsarang cornstarch. Ilang pirasong hipon lang po ito, siguro mga lima o walo. Tinadtad ko lang na maliliit. Tsaka ako po isasama itong ating giniling na baboy. Haluin na natin. O, ito po ang wrapper natin. Ilalatag ko muna. Ito po'y tubig. Ibabrush natin yung paligid. Huwag masyadong marami. Nakita nyo to, isang kutsarita lang po, hindi ko pa pinuno. Lalagay natin sa gitna. Malinis na kamay ko. Ganito paggawa. Para lang kayong gumagawa ng envelope. Yan. Pagkatapos, yun namang magkabilang dulo. E de syempre, sarado na yan. O pagkatapos, hawakan nyo yung tuktok at ikutin nyo ng konti. Dahan-dahan lang po at baka pumutok. May supot na kayo. Isa pa. O ganyan. Pagkatapos, yung magkabilang dulo ulit. E syempre, meron na yung tubig, di po ba? So, dikit-dikit na agad siya. Tapos, hawakan nyo yung tuktok. Iikot nyo ng konti. Parang bumbilya. O, gumaganon lang. Dahan-dahan at puputok ka agad. O, may supot na kayo. Paulit-ulit lang. Nakuha nyo na naman po, di po ba? Ito yung dalawa natin ginawang example. Pakpan nyo po ng malinis na tuwalya habang tinatrabaho natin yung ating natitira para hindi po tumigas. Alam nyo po, yung iba naglalagay din po ng ginayat na karot. Tignan nyo. Malaki tubo dito. Ang daming magagawa eh. Ito pa po yung natira, oh. Hindi ko na tinapos at kami lang naman ni Manang ang kakain. Ito eh, okay na sa akin. Gagawin ko, ilalagay ko muna sa loob ng refrigerator para hindi po matuyot at habang ginagawa natin yung kaldo. Ito naman yung natirang wrapper, hiwain po natin o gupitin natin ng maninipis. Ganyan, kakailanganin po natin yan. Basta wag yung kakalimutan kasi dikit-dikit po yan eh. So pagkatapos nyo na gupit-gupitin, ganito gawin nyo, yan, para magkahiwa-hiwalay. Ganyan lang. Mantika po, painit muna tayo ha. Itutodo ko na po itong ating bawang, sibuyas. Para lang magkakulay ng konti at hindi maputla yung ating sopas, eh, lagyan natin ito. Lutuin natin po yan. Mga dalawang minuto hanggang sa lumambad po yung karot. Paminta at patis. O, lalagyan ko na po ng sabawa. Ito po ay kaldo. Limang tasa po ito eh. Ang ginawa ko dito sa kaldo, pinakulo ko po yung kahit anong buto. Buto ng manok, buto ng baboy, wag lang butong pakwan at hindi po maganda yon. Ayun, manok o baboy. Pakukuluin po natin yan. Pakpan po natin. O tingnan nga natin, aba kumukulo na. Lalagay ko na po ito. Kung ito po ititinda nyo, huwag nyong ilalagay sa kumukulong tubig hanggat hindi umu-order yung customer at sayang, magkakalabsak-labsak. Malaki po ang tubo nyo rito mga kaibigan. Nakita nyo naman ang tinakbo ng ating giniling na baboy at konting hipon. Aba, takpan po natin. Okay, pagkatapos ng isang minuto, napapansin ko naman unti-unti na lumulutang yung ating wonton, diba? Hilaw pa po yan. Pero bago natin tuluyang maluto, ilagay na po natin itong ating ginupit-gupit na wonton wrapper. Papasarap din yan. Kikita kayo ng malaki. Dahil wala naman laman to eh. Ito po ang gagamitin ko, yung rubber, mas maganda para hindi po magkadurog-durog yung ating wonton. Takpan! Luto. Lumulutang na, ang gandang tignan, no? O, bago nyo hanguin, lagyan na po natin ng sibuyas na mura. Para magandang tignan, di po ba? May kulay yung carrot, kulay orange, tapos may berde, galing sa sibuyas na mura. Maalala ko, yung iba po naglalagay ng katitik na gatas para creamy ang dating at pumuti-puti ang sabaw. O, maglagay tayo. Hindi nyo kinakailangan, pero bago nyo po hanguin o patayin
Ang apoy, lagyan nyo ng gatas. Konti lang. Lagyan nyo po ng piniritong bawang sa taas bago nyo kainin para mas masarap. Basta po maglagay kayo ng comment kung ano masasabi nyo dito sa aking niluluto. At kadalasan naman po ay sa inyo ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin susunod. Ron Bilaro po. Bye everybody!